Dito sa Farm to Table, kikilalanin natin ang iba't ibang edible plants. Aalamin din natin kung paano ito itatanim, aalagaan at palalaguin sa sarili nating bakuran. Mula sa rooftop ng San Diego Elementary School, Quezon City, tara na ang magtanim ng alugbati! Ganito po ang paglaga ng alugbati. Kailangan diligan mo siya umaga at hapon. Araw-arawin mo siyang dalawin, tingnan mo yung mga butas-butas, tanggalin mo kagaya nito. Ayan, ganyan. May bagong tanim na kangkong na na-intercropping mo. Diligan mo rin yon para maganda ang tubo. Kung napansin nyo na hindi ko binutasan ng lupa dahil itong buto na to ay galing sa puno talaga. Hindi siya binibili. Okay, kasi ang purpose nito, matutuyo din ang yung buto ito. Pagtutuyo ng buto, madali lang siyang tumubo. 8 days after ito na po. Ito po ang pinanggalingan ng buto na tinanim natin doon. Ito siya. Pero bukod sa buto, pwede din tayo magtanim ng stem. Ganito yon. Tanggalin nyo lang po ang dahon. Ngayon, sa bakuran nyo, kahit sa bote or sa pasuba, maliit, pwede nyo siyang itanim. Ganito na ang pagtanim. Kailangan ang lupa, mga 6 inches na pwede maka, ano yung ugat niya doon. Itanim. Pagkatapos yan, diligan ng tubig. Ito na po ang resulta sa 7 days. Ito na po. Iyon ang stem na tinanim ko po. Yung alugbati, pwede natin siya mag-intercropping ng kangkong. 2 piraso, tanim mo dito. Ayan. Ayan, ganito yan. Kagaya ng alugbati rin. Ngayon, ang pag-harvest naman, nakita mo itong ganito na, kailangan isang harbisin talaga kasi pag hindi mo siya harbisin, namulaklak din siya dito, wala na siyang magandang sanga. Liliit na siya. Ang maganda sa lugbati, hindi mo siya kailangan alagaan ng mabuti, kundi dalaw-dalawin mo lang siya, diligan mo siya umaga at hapon. Kung may alaga kang mga hayop o gagaya ng pato, kailangan ilayo mo sila kasi kinakain po ito. Ngayong alam mo na kung paano magtanim ng alugbati, mas madali ka nang makakapagluto ng ilang recipes tulad ng ginisang munggo, ginisang alugbati, at marami pang iba.